Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erika Takeuchi, Rosalinda Coronado, Carol Coronado, Alex Elpa, Florida Tabian, Wilma Domingo, Banji Villanueva and family, Bong Angelin Adon and family, Bobby Castillo, Attorney Jeffrey Coronado, Martinez family, Lydia Kaskasan and family, Zeni Lago, at Rolida Berbosidad and family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Jasmine Sebeldia Lim, Amalia Hinyoso, Efren Alcover, Desiree Aranas, Larilyn Pontinieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Samantha Julia Birakit, Roseni Correa, Rowena Vergara, Evangeline Lacap, Sarina Harley D., Sinaida Arce, Chairman Violeta Dicena, Eric John Rehoso, Alma Macario, Rafaelito Francisco, Carl Magundayaw, Stephanie Chelsea Carion, Sharon Co., Gertrudes Machuca, Estrella Gomez, Melencia Mande, Emmanuel Diaz, Chelsea Corsino, Joel Madarang, Enrique Alfaro, Angeline Mendoza, Renato Uy, Sophia K. Elpa, Jacob Villanueva, Ismael Cordon, Ofelia Monleon, Zinia Sagun, Rebecca Jesup, Angel May Bugayong, Lina C., Robin Joy Cantos, Elvira Untalan, Rizalino Bolado, Lourdes Padilla, at AJDC. Natatanging kahilingan nila Lou Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and family, Cherry Manzano, Hernando Caterno, Arcilia family, Lydia Kaskasan, Patrick Escota, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Gillette Yupanco, Christina Martinez, Nina and Nico Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Baby Faye Martinez, Nikki Ancha Martinez, Ajerico Texon, Vanji Villanueva and family, Leomar Christian Abanes, Scott Luis Robles, Angus family, Carolina and Modesto Bilbaino. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Odon De Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Reynaldo, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Reggie Melo, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calera, Mirna Mindanyo, Josinoli Colenares, Luisa Bersaba, Cirilo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agulto, Domingo Go, Jaime Coronado, Benamina Agulto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angeline Pineda, Dr. Julianito and Lona Mercado, Teresa Navarra, Jaime Agulto, Jesus Jr., Reynaldo Kaskasan, Basilia, Laureano, Felicidad, Rogelio Salas, Angela Lee, Christian Vargas, Primitivo Lopez Sr., Maria Lopez, Arturo Coronado, Serio, Rose, Manuel and Angeles Gomez, Angelina, Josepina, Rogelio, Arturo Garcia, Edgar, Florante, Antonio, Jane Horonata, Isidro, Roberta, Leopoldo, Salud, Maria Bes, Jenilyn, Emilia, Justo Jr., Justo Sr., Mila, and Rebecca. Isama rin po natin sa ating panalangin ang kaluluwa ni Pope Emeritus Benedict XVI. Para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Zeni Baricanosa at Venus Morancil, tumayo ang lahat para sa orasyon.
Tanga. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naghihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Iwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. At ang mamumuno po sa tigbanal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas Tibadong. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama
para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangan maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghandog si Jesus at iya'y pang magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili, may mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote na kaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa tuldang hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya't kailangan ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ang Diyos ng ganito. Gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya ay tagapamamagitan ng isang tipan higit na mabuti sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tayo pong lahat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga pangahandog pati mga hain at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Tugon. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya nga tugon ko, ako'y naririto na sa kautusan ang mga turo mo
ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ng aral. Tugon, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Tugon, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin ang puon ay dakila, nang nangaghahangad, paligtas na kusa. Tugon, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Tumayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon, matapos po natin marinig ang kwento ng pagpapagaling doon sa taong may sakit, no? Na sa araw ng pamamahinga ay ipinakita sa atin ni Jesus yung katapangan na sa paggawa ng mabuti, wala itong dapat na pinipiling araw o oras. Kapag nagkaroon ng pagkakataon o inihingi ng pagkakataon na tumulong, tumulong tayo. Kahit mayroong mga taong may masasabi at talaga namang may gawin ka o wala, may masasabi at masasabi ang mga tao. Maraming may mga tinatawag nating mema lang. At sa pagtulong din, kailangan natin noon matiyak na ito ay ginagawa natin dahil niniwala tayong ito ang nais ng Diyos sa atin. Kaya nga sa kwento naman sa ating ebanghelyo ngayon, maraming dumaragsa, padami ng padami, ang lumalapit kay Jesus para pagalingin, lalo tigin ang mga may sakit. Mahipo man lamang yung kanyang, o mahawakan man lamang niya sana, yun yung hangad, no? Gagaling at gagaling. At siya naman po talagang hangad ni Jesus, yung tayo po ay mapalaya sa mga nagpapahirap sa atin. Sabihin niyo nga po, pahirap. Alam niyo, isa sa nagiging dahilan ng pahirap natin sa sarili natin, ha? Sa sarili natin. Yung pride o tinatawag na ego.
kahit na dun sa ano, no? Kahit sa taong tumutulong. Sabihin na natin, no? Yung mga may sakit, minsan, bakit hindi ka gumaling-galing? Baka isa dahilan dyan yung ego mo, yung pride mo. Kasi alam mo kung ano ang dapat gawin, lalapit ka lang eh. No? Hihingi ka lang, magsasalita ka lang. Pero dahil nga sa ego, yung pride, hindi natin ginagawa. Lalo tigit sa harapan ng Diyos. At madalas, ang baling ng ating sisi sa paghihirap natin, Diyos. O pwedeng sinasabi natin, pinapahirapan tayo, pinaparusahan tayo ng Diyos, kaya tayo may sakit na hindi naman talaga totoo. Pero nasa Diyos din naman yung susi ng ating kagalingan kung matututo lang talaga tayong kumilala sa Kanya. Kaya nga, no, dito pagtitin natin, buti pa yung mga masasamang espiritu. Ipinagsisigawan kung sino siya. Kinikilala kung sino siya. Ikaw ang anak ng Diyos. So, kadalasan ng tao, wala lang. Ang tingin lang sa, natin sa Diyos, eh, lalapitan mo lang kapag may sakit ka. Pero hindi talaga nilalapitan dahil kinikilala natin si Jesus. Isang bagay pa po, no, na akin po napagninilayan sa araw na ito ay yung pinapatahimik ni Jesus yung mga masasamang espiritu sa pagpapakilala naman kung sino siya. Pero mo, kinikilala siya, pero ayaw ni Jesus na ipakilala siya. Bakit kaya? Ano kaya yung mas magandang mapagnilaya natin dito? Kasi pag alam niyo, minsan no, kapag meron kang nagagawang hanggang ingrande, no, yung nakakatulong ka, minsan nakakalimot din kasi tayo kapag kinikilala na kung sino ka dahil sa iyong nagagawa. Dahil sa iyong naibibigay. Yung lalapit lang dahil may naibibigay. At lalo, no, sabi ko nga, sa panahon natin ngayon, marami ang tumutulong kapag mayroong kamera. Yung minsan, no, pag titingnan ko itong tagpong ito, marami kasi yung nagsiself-proclaim. Pero mo, si Jesus, ha, pwede naman niya sanang sabihin na lang na ako ang anak ng Diyos. At may nagsisigaw, may nagko-confirm na mga espiritu, masasamang espiritu na siya ang anak ng Diyos. Pero hindi. Low profile lang. Hindi pwedeng ipangalandakan. Kasi makakahad lang yung kasikatan na kung sino siya. Yung tinatawag natin ngayon ng mga self-proclaim na life coach, mga influencer na tinatawag, no? Na kanino ang attention? Yung attention ba napupunta sa Diyos o napupunta sa sarili? Kasi iba eh, iba yung pakiramdam kapag sikat ka, yung nakikilala ka. Kaya marami, malaki ulo, nakakalimot. Kaya tuloy, yung intention, good intention na tumulong, natatabunan ng kailangan sumikat ako. Ang magandang amon na mapagnilaya natin sa pagtulong ba natin, mas gusto natin makilala tayo ang ating mga pangalan o okay na na basta nakatulong tayo at tumutulong, kilalanin man ng tao o hindi. Dahil ang higit na importante, natutuwa at kinikilala ng Diyos ang ginagawa natin. Amen? Ipinadala ng Ama ang Kanyang Anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo, nahihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa.
Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang namumuno, naway may tapang na harapin at pansinin ang bigat at hamon ng palagiang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso, pagkusigit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aalaga ng may mga sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong mayroon sakit, na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pumanaw na, dalisayin nawa sila ng mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga panalangin ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kung kababaan lab tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Soon.
aralan, pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiadya mo kami sa hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Sa buhay mo, pribigat ko.